Isang linggo matapos ang banggaan ng sea vessel sa Ayungin, Seoul, namataan daw ang monster ship ng China na umaaligid malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Lumapit din daw ito sa Sabina, Seoul, kung saan naman nagpapatrolya po yung BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard. Kasunod po yan ng pagigiit ni Defense Secretary Gibo Chodoro na hindi lang basta aksidente o misunderstanding ang ginawang pangunguyog po sa ating resupply mission noong June 17. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kumambyo ang pamahalaan sa naunang pahayag na misunderstanding at aksidente lang ang panibagong insidente ng pangaharas ng China sa Ayungin, Seoul nitong Hunyo 17. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Iyan ang nilinaw ni National Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng naging pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa AFP Western Command sa Palawan itong linggo. Taliwas ito sa naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng hindi lamang nagkaunawaan ang tropa ng pamahalaan at Chinese Coast Guard. Ayon kay Teodoro, preliminary assessment lang ang naging pahayag ni Bersamin. But after the trip of the President to Palawan, nag-firm up na yung conclusion na talagang deliberate incident. Nilinaw din ng kalihim na nagdesisyon na ang Pangulo na hindi isa sa publiko ang schedule ng mga isasagawang RORE mission. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na hindi matatawag na armed attack ang ginawa ng China. Definition ng armed attack, it is the use of military force and excessive vast use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-pose sa definition ng armed attack. Pero hindi raw maitatanggi na maraming nilabagan China pagdating sa international at domestic laws. Kabilang daw dyan ang International Convention for the Safety of Life at Sea at ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kaugnay nito, nanindigan ng pamahalaan na magpapatuloy ang bansa sa pagdepensa sa teritoryo sa mapayapang paraan. Ang international studies expert na si Professor Renato De Castro sang-ayon din na hindi dapat maunang umatake ang Pilipinas. Sa programang Storyco ng One News, sinabi ni De Castro na taktika ito ng China. We use our firearms, then they would use overwhelming firepower. That is how they've always played the game. Of course, we have to defend. We have to train our personnel when it comes to armed and unarmed combat. But we should never fire the first shot. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.